matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Kelly, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nung nakarang episode, pinag-usapan natin ang Egyptian Book of the Dead, ang libro o aklat ng mga patay. Mga ka-LE, kung gusto nyong malaman kung ano ang mga kaalamang nakatago sa librong ito, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito ah. Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na marami kayong matututunan at hindi kayo magsisisi. Ngayon naman sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kakaibang chariot na inilalarawan ni Prophet Ezekiel sa kanyang kwento. Ano ba talaga ang nakita ni Ezekiel noong mga panahong iyon? Ito ba ay ang banal na trono ng Diyos? O ito ay isang sinaunang kaso ng UFO encounter at aksidente itong napasama sa Biblia? Pag-usapan na natin ang bagay na yun mga ka-LE at silipin din natin ang mga teoryang nakapalibot sa kwentong ito. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng balot at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang Divine Chariot ni Ezekiel. Meron akong tanong sa inyo mga ka-LE. Nakakita na ba kayo ng isang unidentified flying object? Kung hindi pa, okay lang yan mga ka-LE. Ako rin naman hindi pa ako nakakita ng isang UFO. Pero kung nakakita na kayo, anong masasabi nyo sa karanasan nyong iyon? Nakatakot ba? Nakamangha ba? Kaya nyo bang ilarawan ang UFO na inyong nakita? Kung kayo ay nakatira sa malawak na bukid, sa bundok, sa tabing dagat, sa liblib na lalawigan, o sa probinsyang malayo sa sibilisasyon, malaki ang tsansa na nakakita na kayo ng UFO. Sa mga lugar na ito kasi, sinasabing madalas magpakita ang mga unidentified flying object. Sa pagpasok ng 21st century, libo-libong kaso na ng UFO sighting mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naitatala taon-taon. Sinasabing nagsimulang dumami ang mga UFO na namamataan sa ating mundo matapos magpasabog ng atomic bomb ang Estados Unidos sa mga bayan ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong 1945. Pero mga ka-LE, alam nyo ba na ang mga UFO o Unidentified Flying Object ay matagal nang bumibisita sa ating mundo? Sa katunayan, maraming sinaunang European painting ang nagpapakita ng larawan ng Unidentified Flying Object. Ang alin sa mga ito ay hindi maayos na inilarawan ng pintor, samantalang ang iba naman ay sobrang detalyado ng pagkakaguhit. Kagaya na lang nitong isang to, kung saan malinaw na makikita ang UFO na lumilipad sa background. Kapansin-pansin din ng lalaking nakatanaw sa UFO na ito. Ang lalaking nakatanaw sa lumilipad na UFO ay ang tanda na sinadyang isama ng pintor ang UFO sa kanyang painting. Sa bansang Japan, meron silang tinatawag na Utsuruguni, ibig sabihin hollow ship. Ito ay isang disc-shaped flying object na natagpo ang palutang-lutang sa dalampasigan ng Hitachi Province noon. Sa India naman, meron silang tinatawag na Bimana. Ayon sa kwento ng Mahabharata, ito raw ang flying vehicle na ginagamit ng kanilang mga Diyos noong unang panahon.
At alam niyo rin ba na ang biblical figure na si Haring Solomon ay pinaniniwalaan din na nagtataglay ng isang ancient flying machine? At sinasabing ang flying machine na ito ang kanyang ginagamit upang siya ay makapaglakbay sa malalayong lupain ng Africa. Ngayon mga ka-LE, hindi maikakaila na ang mga sinaunang kwento na nakadikit sa mga matatandang relihiyon ay tila ba nagmumungkahi na noon pa man ang ating mga ninuno ay namamataan na ang mga UFO na gumagala sa ating himpapawid. Sa katunayan nga mga ka-LE, pinaniniwalaan na maski ang ating mga propeta ay nakakita na rin ng UFO noong unang panahon at malinaw nila itong inilarawan sa kanilang mga kasulatan. Sa Book of Ezekiel, makikita natin ang isang kakaibang inkwentro na naranasan ng propeta. Dito, inilarawan niya ang isang pambihirang sasakyan na kanyang nakita sa disyerto. Ito ay may kakayahang lumipad at nagtataglay ito ng apat na gulong. Ngayon mga ka-LE, bago tayo magsimula, sino ba si Propetang Ezekiel at saan niya naengkwentro ang sinasabing kakaibang sasakyan na ito? Si Ezekiel ay isa sa mga high priest sa templo ng Jerusalem. Sa kanyang panahon, ang Jerusalem ay inatake ng mga Babylonians. Matapos ang kanilang pag-atake, dinakip ng mga Babylonians ang malaking populasyon ng mga Israelita at kabilang si Ezekiel sa mga ito. Sa loob ng mahabang panahon, naging alipin ang mga Israelita sa lupain ng Babylonian Empire. Ngayon mga ka-LE, isang araw, nagpunta si Ezekiel sa pampang ng ilog Kebar at habang siya ay nagmumuni-muni roon, meron siyang narinig na napakalakas na tunog mula sa langit. Ayon sa libro, habang nakatingin ako, may nakita akong bagyong paparating mula sa hilaga. Kumikidlat mula sa makapal na ulap, kaya nagliliwanag ang paligid. Parang kumikinang natanso ang kidlat sa gitna ng ulap. Sa gitna ng ulap, may nakita akong apat na buhay na nilalang, parang mga tao. Pero bawat isa sa kanila ay may apat na muka at apat na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti at ang mga paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon ng hindi bumabaling. Patuloy na inilarawan ng propeta ang kanyang nakikita at ayon dito, sa harap ay mukha silang tao, sa kanan naman ay mukhang leon, sa kaliwa ay mukhang toro at sa likod ay mukhang agila. Inilarawan din niya kung ilan ang kanilang pakpak. Sunod naman niyang sinabi kung paano magmaniubra ang mga ito sa himpapawid. Inilarawan niya kung gaano kakinang ang mga ito at ikinwento rin niya kung gaano ito kabilis. Mga ka-LE, dito na magiging interesante ang kanyang paglalarawan. Dahil ayon kay Ezekiel, sa ilalim ng mga buhay na nilalang, makikita ang apat na gulong na nakasahid sa lupa. Na para bang ang bagay na kanyang inilalarawan sa atin ay isang uri ng sasakyan. Sunod niyang inilarawan ang anyo ng mga gulong na ito. Ayon sa propeta, ang mga gulong na ito ay balot ng mga mata. Ito ay kumikislap na parang bato ng beril. At meron itong mga gulong sa loob ng gulong at kaya nitong makapunta sa lahat ng direksyon ng hindi bumabaling. Mga ka-LE, tandaan niyo ang paglalarawan ni Ezekiel tungkol sa gulong na yan. Babalikan natin yan maya-maya lamang. Sinabi rin ni Ezekiel na kapag umaangat ang mga buhay na nilalang na may pakpak, umaangat din ang mga gulong nito. Parang sinasabi ni Ezekiel mga ka-LE na kung saang direksyon man magpunta ang mga buhay na nilalang, doon din magpupunta ang mga gulong nito. So parang sumusunod yung gulong. Sunod niyang inilarawan ang ingay na nililikha ng bagay na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, kapag lumilipad ang mga buhay na nilalang,
ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay lumilikha ng napakalakas na tunog. Isang ugong na maihahambing sa ingay ng rumaragas ang tubig ng talon. Ngayon mga ka-LE, matapos ilarawan ni Ezekiel ang haligi at gulong nito, sunod naman niyang inilarawan ang bagay na matatagpuan sa ibabaw nito. Ayon sa kanya, sa ibabaw nito, nakita niya ang isang trono at meron parang tao na nakaupo sa tronong iyon. Sunod naman niyang inilarawan ang anyo nito. Ito ay parang isang kumikinang na metal sa taas na bahagi at nagliliwanag na apoy naman sa babang bahagi. Ilang saglit pa, ang tao na kanyang nakitang nakaupo sa ibabaw ng sasakyang ito ay nagsalita at kinausap siya. Ayon dito, ganun ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. At nang makita ko iyon, lumuhod ako at narinig kong may tinig na nagsasalita sa akin. Ngayon mga ka-LE, unang basa pa lang, hindi ba't nakaka-intriga na kung ano ba ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel? Hindi natin maiwasang tanungin kung ano ba talaga ang kanyang nakita noon. Bakit sobrang kakaiba nito at hirap na hirap siyang ilarawan kung ano ang itsura nito? Ayon sa mga biblical scholar, inilalarawan ni Ezekiel ang isang vision mula sa Diyos. Di umano, sumisimbolo raw sa kakaibang paglalarawang ito ang walang kapantay at komplikadong kakayahan ng Panginoon. Isang presensya na hindi basta-basta mauunawaan ng tao kahit pa ito ay nakatayo na sa kanyang harapan. Pero mga ka-LE, may ilang tao gaya ni Eric von Daniken na naniniwala na ang bagay na nakita ni Ezekiel ay hindi isang vision. Dahil di umano, maraming patunay mula sa kanyang kwento mismo ang magmumungkahi na ang kanyang inilalarawan ay hindi isang aparisyon mula sa Diyos, kundi isang uri ng unidentified flying object. Ngayon mga ka-LE, dahil sa kwento ni Ezekiel, may nabuong tanong sa isip ni Eric. Kung tunay na makapangyarihan ng Diyos at siya ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras, bakit niya kakailanganin ang isang trono na may apat na gulong upang makarating sa kinaroroonan ni Ezekiel? Kapansin-pansin din na sa lahat ng mga propeta, tanging si Ezekiel lamang ang nagbibigay ng ganitong klaseng paglalarawan tungkol sa Diyos. Yung paglalarawan na ang Diyos ay nakaupo sa isang tronong nakakalipad at may apat na gulong. Ngayon mga ka-LE, sinubukang isalin ni Eric von Daniken ang kwento ni Ezekiel gamit ang ilang modernong salita dahil naniniwala siya na sa ganitong paraan, magagawa nating intindihin kung ano ba talaga ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel. Naniniwala kasi si Eric na kahit pa detalyado o magkwento ang propetang si Ezekiel, kulang pa rin ang kanyang bokabularyo upang tumpak na ilarawan ang sasakyan o UFO na kanyang nakita. Dahil noong mga panahong iyon, wala pa ang mga salita gaya ng hélice, propeller, driver's seat, piloto at makina na pwedeng gamitin ni Ezekiel upang ilarawan ang kanyang nasaksihan. Ngayon mga ka-LE, ayon kay Eric von Daniken, noong sinabi ni Ezekiel na nakita niya ang apat na nilalang na may kakayahang lumipad at may pakpak, posibleng ang tinutukoy niya rito ay ang apat na haligi ng spaceship kung saan nakakabit ang mga hélice. Ito bang pwedeng paliwanag kung bakit naiingayan si Ezekiel tuwing ito ay lumilipad? Noong sinabi naman ni Ezekiel na meron siyang nakitang trono sa ibabaw nito, ang tinutukoy niya rito ay ang driver's seat kung saan nakaupo ang pilotong nagmamaneho ng spacecraft. Ngayon mga ka-LE, kumpara sa ibang Bible mystery, madali lang intindihin ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel, hindi ba? Mahusay kasi si Ezekiel magbigay ng detalye kapag siya ay naglalarawan. Ito ay may gulong, ito ay nakakalipad, at merong taong nakaupo sa ibabaw nito. Ngayon mga ka-LE,
Kung ang inilalarawan ni Prophet Ezekiel ay maingay kapag lumilipad, posibleng ito ay gumagamit ng makina o LEC. At kung ang inilalarawan ng propeta ay may apat na gulong at may taong nakaupo sa ibabaw nito, malamang sa malamang na ang inilalarawan niya ay isang klase ng sasakyan at ang taong nakita niya na nakaupo sa taas nito ay ang driver o piloto. Ngayon mga ka-LE, ang nasa engineer na si Joseph Blumrich ay determinadong pabulaanan ang kontrobersyal na teorya ni Eric von Daniken noong marinig niya ito. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni Joseph kay Eric von Daniken na imposibleng magkaroon ng spaceship, UFO o kahit anumang makina sa mga biblical narrative dahil ito ay isinulat ng mga sinaunang tao. Dahil dito, binasa ni Joseph Blumrich ang kwento ni Ezekiel. At matapos ito, laking gulat niya ng kanyang matuklasan na ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel ay isang ang uri ng sasakyan na panghimpapawid o spacecraft. Ayon pa sa kanya, gamit ang mga detalyeng ibinigay ni Prophet Ezekiel, magagawa nating i-drawing kung ano ba ang itsura ng spaceship na kanyang inilalarawan. Ngayon mga ka-LE, maiging pinag-aralan ng nasa engineer ang kwento ni Ezekiel. Binawasan nila ang religious thinking at superstition sa narrative na ito at pinalitan nila ito ng modernong pag-iisip. Matapos ito, nagawa nilang isulat ang libro na pinamagatang The Spaceship of Ezekiel. Ang larawang cover sa librong ito ay ang imaheng nabuo noong suriin nila ang kwento ng propeta. Ito ang pinaniniwala ang tunay na itsura ng spaceship na inilalarawan ni Prophet Ezekiel sa kanyang kwento. Meron itong apat na haligi na gawa sa metal kung saan nakakabit ang mga hélice o pakpak nito. Meron rin itong driver's seat sa ibabaw. Posibleng ito naman yung trono na kinukwento sa atin ni Ezekiel kung saan meron siyang nakitang nakaupo. Ngayon mga ka-LE, gamit ang paglalarawan ni Ezekiel sa isang espesyal na gulong na kayang makapunta sa lahat ng direksyon, nagawang buuin ni Joseph Blumrich ang Omni Wheel. Ito ay isang uri ng interlocking wheels na hindi lang atras at abante ang kayang gawin dahil kaya rin itong makapunta sa lahat ng direksyon nang hindi bumabaling, kagayang kagaya ng inilalarawan ni Prophet Ezekiel. Pinapatent ni Joseph ang disenyo ng gulong na ito at sa paglipas ng panahon, ginagamit na ng mga scientist ang gulong na ito sa maliliit na autonomous robots at pinaniniwalaan din na balang araw, ang Omni-Wheel na rin ang ating gagamitin sa ating mga sasakyan at sa mga robot na pinapadala natin sa ibang planeta. Ngayon mga ka-LE, balikan naman natin yung isang paglalarawan na ginawa ni Ezekiel kanina sa gulong na kanyang nakita. Ayon dito, ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang bato ng beril at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakross. Ngayon mga ka-LE, hindi ba't nakakapagtaka na inilarawan ni Ezekiel ang gulong na ito sa elementong beril? Ang beryl ay isang uri ng mineral at ito ay kilala rin bilang beryllium aluminum. Ang beryllium ay isang magandang klase ng metal. Lagi itong ginagamit ng mga chemist dahil nakakatagos ang X-ray sa bakal na ito. Ginagamit din ng militar ang espesyal na bakal na ito sa kanilang mga equipment at spacecraft. Ginagamit ito sa pagbuo ng missile, nuclear bomb, communication satellites, mga eroplano, mga jet, at iba pang flying vehicle. Ngayon mga ka-LE, nagkataon lang ba ang bagay na ito? Bakit nagawang ihambing ni Ezekiel ang gulong ng trono ng Diyos sa beryllium metal kung ang metal na ito ay ginagamit lang natin upang makalikha tayo ng mga armas at flying vehicle? Posible ba na pamilyar si Ezekiel sa uri ng metal na ito at alam niya na ginagamit ito upang makalikha ng sasakyang panghimpapawid?
Posible bang ito na ang pinakahuling patunay sa teorya ni Eric von Daniken at Joseph Blumrich na ang nakita at inilalarawan ni Ezekiel sa kanyang kwento ay isang ang spaceship? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Ang kwento ba ni Ezekiel ay isang sinaunang kaso ng UFO encounter? O ito ay isang lehitimong banal na aparisyon? Ngayon mga ka-LE, mahalagang tignan din natin ang anggulo ng cognitive bias sa topic na ito. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa iisang bagay ay dahil magkakaiba ang level ng kaalaman at paniniwala ng bawat isang tao tungkol sa bagay na iyon. Ang mga kaalaman at paniniwalang ito kasi ay makakaapekto sa kung paano ba nila i-interpret ang mga bagay na kanilang nakikita at nababasa. Ganito yun mga ka-LE, makinig kayo ng mabuti ha. Kapag ang tao ay relihiyoso, naniniwala sa mga anghel, naniniwala sa espiritu, at matindi ang paniniwala sa divine, makikita nila ang kwento ni Ezekiel bilang isang aparisyon ng Panginoon. Mai-imagine nila yung mga anghel at ang Diyos na nakaupo sa ibabaw ng kanyang trono na may pakpak at gulong. Hindi nila maiisip na ang nakita ni Ezekiel ay isang uri ng sasakyan kahit pa sinabi ng propeta na meron itong apat na gulong dahil ang ideyang ito ay talibas sa kanilang kaalaman at paniniwala. Sa kabilang banda naman, kapag ang tao ay maraming alam sa mga sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano, rockets at spaceship at idagdag mo pa kung naniniwala sila sa mga UFO, posible nilang i-interpret ang inilalarawan ni Ezekiel bilang isang sasakyan na nakakalipad. Mai-imagine nila na ang inilalarawan ni Ezekiel ay hindi isang aparisyon mula sa Diyos, kundi isang flying vehicle o UFO na may kakaibang gulong. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit sa magkakaibang paraan natin nauunawaan ang mga bagay-bagay. Dahil magkakaiba ang level ng ating kaalaman at paniniwala sa bagay na iyon, kaya nakikita natin ang kwentong ito sa magkakaibang mata. Ngayon mga ka-LE, walang nakakaalam kung ano ba talaga ang nakita ni Prophet Ezekiel noong mga panahong iyon. Kaya mga teori at palagay lamang ang kaya nating ilatag. Maaring ito ay isang kaso ng ancient UFO encounter. At maaari rin na ito ay isang lehitimong divine encounter. Pero kahit na ganun, sa isang bagay lang tayo nakakasiguro. Ang bagay na inilalarawan ni Prophet Ezekiel sa kanyang kwento ay hindi nagmula dito sa ating mundo. At ayan ang misteryosong Chariots of Ezekiel. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic na ito? Ano sa tingin niyo ang talagang nakita ni Ezekiel noong mga panahong iyon? Ito ba ay isang ancient UFO encounter na aksidenteng napasama sa Biblia? O isang lehitimong divine apparition? Isa pa, anong masasabi niyo sa bias na nagagawa ng ating limitadong kaalaman at paniniwala? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ha. Kita-kits sa susunod na Sabado dahil marami pa tayong interesanteng bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala ha. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!